diskwento sa pasahe sa jeep, bus at UV Express, inirekomenda ng DOTR at LTFRB. Magkano kaya yan at kailan ipatutupad? Utos ng Department of Agriculture na kalim o pagpatay sa mga alagang baboy sa Karkar City para sana maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever. Pansamantalang ipinatigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Mga leader ng Amerika, Australia at UK inanunsyo ang pinakamalaking proyekto na Trilateral Agreement. Magsusulong ito ng malaya at ligtas na Indo-Pacific region, kabilang na ang Pilipinas at South China Sea. Congressman Arnolfo Teves sinampahan ng patong-patong na reklamo bunsod ng iba't ibang armas na nasabak sa kanyang bahay. Dalawa niyang anak, kakasuhan din. Sa imbestigasyon ng Senado, MT, Princess Empress, na nagdulot ng oil spills at ilang kalapitbaybayin, lumutang na wala raw permisong maglayag. Dalawang bagong uri ng hedgehog na nadiskubri sa bansa, wala raw tinik-tinik ang balat. E bakit nga ba may tinik-tinik ang hedgehog? Kuya Kim, ano na? At unang episode pa lang ng countdown na ang figure skating series ng bansa na Hearts on Ice. Hindi lang panalo sa ratings, trending din online. Pero mas marami pa raw dapat abangan. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng makamenos gastos ang mga commuter sa rekomendasyong bigyan diskwento ang mga pasahe sa jeepney, sa bus at UV Express. Mala-rollback yan dahil babalik ang pamasahe sa halagang pareho noong bago magka-pandemya at bago payagan ng mga taas-singil. Pero kahit maaprubahan, pansamantala lang daw yung ipatutupad. Narito po ang pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Kung araw-araw ang commute, malamang daw nakainin lamang ng pamasahe ang minimum na sweldo. Ang security guard na si Fumar, halos 200 piso ang gastos araw-araw sa bus, jeepney at carousel, pamakati mula sa Quezon City. Mabigat talaga sir, lalo na kunti pa lang mga soldier. Sir. Mahirap sir. Si Jennifer na taga Antipolo at sa Mandaluyong nagpapagamot, 200 piso ang pamasahe na sana ay sa panggamot na lamang daw. Mabigat ba yung ano? Medyo. Bakit? Pag walang pera. Pero maaaring makaluwag-luwag ng konti ang mga tulad ni Jennifer sa bagong rekomendasyon ng Transportation Department. Kung dati sa EDSA Bus Carousel may libreng sakay sa rekomendasyon ng DOTR sa LTFRB, wala nang libreng sakay pero magkakaroon ng discount. At hindi lamang sa EDSA Bus Carousel may discount, kundi pati na rin sa mga pamasahe sa jeep, bus at UV Express. Halaga ng pamasahe bago magkapandemya at bago payagan ang mga taas-singil ang inirekomendang ipatupad kasunod ng diskwento. Kaya ang minimum na pamasahe sa mga lumang jeepney mula 12 piso ay babalik sa 9 na piso. Ang sa modern jeepney naman babalik sa 11 piso. Hanggang 4 na piso naman ang posibleng diskwento sa mga bus. Habang inaalam pa ang discount sa UV Express, ang discount hindi lamang sa Metro Manila kundi pati sa iba pang piling lugar sa bansa. Ang ikukonsidera dito ay yung mga ruta sa buong bansa na pinakamarami ang pasahero. Maganda kasi makakabawas na ng pamasahe. Pero pansamantala lamang ang mga discount na ititigil kapag naubos na ang higit 2 bilyong pisong pondo para sa service contracting program ng LTFRB para sa taong ito. Gusto rin ng DOTR na libreng sakay tuwing holiday sa mga pampublikong sasakyan katulad sa mga tren. Kung kailan sisimula ng discount ay depende raw sa LTFRB na hinihingan pa namin ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pansamantalang ipinatigil ng gobernador ng Cebu ang utos ng Karkar City Veterinary Office na patayin lahat ng mga baboy sa lungsod para mapigil sana ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nangangamba tuloy ang mismong Bureau of Animal Industry. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Isang bihikang pinanganak ng inahing baboy ni Frosing Tangaro, pero ang kanyang babuyan sa Karkar City sa Cebu sakop ng 500 meter radius mula sa apektadong barangay na may kaso ng African Swine Fever o ASF, kaya kabilang ang kanyang mga alagang baboy sa papatayin para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Grabe sir, ikuan mi dire, trauma mi dire, grabe. Iyon lang taming ipahibaw daan. Pero ang kaling o pagpatay sa mga alagang baboy, pansamantalang pinatitigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Magpapatupad raw ang lokal na pamahalaan ng sarili nitong mga polisiya para maabatan ang sakit. Taliwas ito sa kautusan ng Department of Agriculture na nagsasabing dapat patayin. What we are trying to avoid here is not harm to the humans, but harm to the pigs. Harm to the hog industry. The farmers are crying, why will we kill this? This is such a healthy pig. There's no symptom or... because that is the policy. So, the last barangay, these are now 3 barangays, ra. The last barangay is Guadalupe. I said, okay, immediately stop. Stop the culling. We will just prohibit exit of this. This time, we will also come up with our own policies that is well-studied. Ayon sa Bureau of Animal Industry, may kapangyarihan ng lokal na pamahalaan na ipatigil ito, pero may kaakibat ito na panganib. Pwede kasing kumalat eh. Pwede mag-infect ng ibang animals. And the animals will also infect other susceptible ones. So parami ng parami yung pwedeng tamaan. The spread can be done through meat products, through the movement of live pigs, and also kuminsan nakakatulong yung biyaheros natin to move positive animals from one area to another. Isa lang ang Cebu sa mga lugar sa 9 na rehiyon sa bansa na may mga kaso ng ASF. Hindi pa masabi kung maaari ito makaapekto sa presyo ng baboy. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Bureau of Animal Industry, maaaring dahil daw ito sa mas mataas na gastos sa pagbiyahe ng baboy, pero iba ang nakikitang dahilan ng National Federation of Hog Farmers. Sa ngayon, wala raw pagbabago sa farm gate price ng baboy na nasa 200 pesos per kilo. Kung ito ang pagbabasihan, nasa 320 hanggang 340 pesos lang dapat ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, makikipagtulungan sila sa Cebu kung paano masosolusyunan ang problema ngayon sa ASF. The Department of Agriculture, na sinabi naman ni Senior Yusek Panganiban, let's harmonize or move towards that so that hindi maapektuhan na lumaki pa itong problema natin. So that to stabilize also the price and supply of pork. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ipinagpasalamat ni Vong Navarro ang tuluyang pagbasura ng Korte Suprema sa hinarap niyang kasong rape. Himayin po natin ang basehan ng desisyon na bumaligtad sa naunang utos ng Court of Appeals na makasuhan si Navarro. Nakatutok si Dano Tingkung. Ganun na lang ang pagpapasalamat ni Vong Navarro isang araw matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema mga kasong rape at acts of lasciviousness na inihain laban sa kanya ng modelong si Denise Cornejo simula 2014. Dahil daw sa Korte Suprema, naniniwala siyang may justice system sa Pilipinas. Nag-ugat ang kasong rape sa 3 magkakaibang reklamong rape na inihain ni Cornejo sa Piskalya ng Taguig mula 2014 hanggang 2015. Lahat yan ibinasura noon ng Piskalya ng Taguig dahil sa lack of probable cause. Umabot naman sa DOJ ang 3 reklamo pero ibinasura rin ito noong 2018 dahil sa hindi raw magkakatugmang testimonya ni Cornejo sa 3 reklamo. Pero inakyat ng kampo ni Cornejo ang usapin sa Court of Appeals o CA na nag-utos sa Piskalya ng Taguig na ihain ang 2 kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro. Ang sabi noon ng CA, may jurisdiction ng korte na tukuyin kung may grave abuse of discretion o may abuso sa pagpapasya ang Justice Department nang katigan nito ang Piskalya na wala ngang probable cause para kasuhan si Navarro. Pero sabi ngayon ng Korte Suprema, Piskalya talaga ang tumutukoy kung may mga batayan para kasuhan ng isang tao. Trabaho raw ito ng ehekutibo at hindi maaaring ipilit ng Korte ang pag-usig sa isang taong hindi nakitaan ng Piskalya ng sapat na ebidensya para maisakdal.
Pagpunto pa ng korte, hindi dapat payagan ang pagbabagong testimonya ni Cornejo para mapalakas ang kaso laban kay Navarro. Tulad ni Navarro, masaya rin ang kanyang abogado lalo para sa kanya. Vindication daw ito para kay Navarro na permanente na raw lalaya. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ni Cornejo at ng kanyang abogado hinggil sa naging desisyon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Isang nuclear-powered submarine ang bagong sentro ng partnership ng Amerika, Britanya at Australia na layong patatagin ng Indo-Pacific region dahil nasa rehiyong yan ang South China Sea. Natanong tuloy kung daraan ba yan doon? Ang sagot at kung may epekto ba ito sa Pilipinas? Tinutukan ni JP Soriano. Sabay-sabay humarap ang mga leader ng UK, Amerika at Australia para sa pinakamalaking proyekto ng AUKUS Partnership o Trilateral Agreement, ang kasunduang magsusulong daw ng malaya, ligtas at matatag na Indo-Pacific region na nakakasakop sa Indian Ocean pati sa kanluran at sentro ng Pacific Ocean kabilang ang Pilipinas at ang South China Sea. Ang inanunsyong proyekto, pagbebenta ng submarine ng Amerika sa Australia sa tulong ng UK. And I want to be clear. These subs are powered, not nuclear arms. Australia is a proud non-nuclear weapon state and is committed to stay that way. Sa isang briefing sa Amerika, natanong kung posible bang dumaan sa South China Sea ang mga nuclear-powered submarine. Hindi ito direktang sinagot, pero nabanggit kung ano ang misyon ng Amerika sa Indo-Pacific, lalo na sa gitna ng mga hakbang ng People's Republic of China o PRC. Our goal is not to hold China back. Our goal is to uphold the rules-based order that applies equally in the Indo-Pacific. We have seen the PRC attempt to challenge it, in a number of important and in some ways destabilizing and dangerous ways. Kapwa kaalyado ng Pilipinas ang Australia, Amerika at UK. Kahapon nga, ipinaalam pa sa Chief of Staff ng ating AFP ng Chief of Defense ng Australia sa kanilang pag-uusap na lalahok sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa April 11. Wala pang bagong tugon ang Chinese Embassy kaugnay sa AUKUS, pero dati na nilang tinututulan ito at dati na rin sinabing di dapat nakikialam ang mga bansang walang inaakong teritoryo sa South China Sea. Ayon naman sa isang international maritime law expert, hindi man direktang sinabing daraan sa South China Sea ang nuclear-powered submarine sa ilalim ng AUKUS, may malaking kahulugan at epekto raw ito sa Pilipinas. Nakakatulong in the sense na indirectly, sumasama tuloy ang Australia dahil lahat tayo, Pilipinas, Australia, US, Japan, mayroon tayong lahat na interest na proteksyonan yung maritime trade at yung tinatawag ng freedom of the seas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Horas. Sa kabila ng mga pag-alma ng China, tuloy na sa Abril, ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang magiging ensayo sa sentro raw sa paglaban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Tinutukan niya ni Maki Pulido. Sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, pumipihit ang militar mula internal defense o pagharap sa mga banta mula sa loob ng bansa, patungong external defense o banta mula sa labas ng bansa. Ang kaensayo ng mga sundalong Pinoy sa pagharap ng bantang yan, mga sundalong Amerikano, kahit pumapalag ang China sa pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Isa sa gawa nga nitong Abril ang isa sa pinakamalaking balikatan military exercise na ang focus ay pagharap sa external threat. Maritime at coastal defense ang mga senaryo sa Balikatan Exercises 2023 na dadaluhan ng mahigit 17,000 na sundalo mula sa Air Force, Navy at Army, 12,000 na Amerikano, 5,000 Pilipino at mahigit 100 Australiano. Magsasanay sila kung paano magkasamang magsasagawa ng operasyon sakaling may bantang Pilipinas mula sa labas ng bansa. It is outward looking because we are focusing on coastal defense, maritime defense.
Ilan sa mga lugar kung saan isasagawa ang military exercise ay sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa Zambales, kung nasaan banda ang Scarborough Shoal, Batanes, malapit sa Taiwan, at sa Palawan, malapit sa mga inaagaw na teritoryo sa West Philippine Sea. At sa unang pagkakataon, kasama ang tropa ng Amerika, magsasagawa rin ng live fire exercise sa karagatan ng Zambales. We really have to go to those areas, the littoral areas, for us to exercise this concept. The mission of the AFP, as our constitutional mandate, is to protect the sovereignty of the state. Maging sa isinasagawa ngayong military exercise sa LACNIB 2023 sa pagitan ng Philippine at US Army, naghahanda sa senaryo kung paano ipagtatanggol ang Pilipinas sakaling lusubin ng ibang bansa. 3,000 sundalo naman ang kasalukuyang nagsasanay rito. These are fictional threats that the Philippines could actually experience. What are the different types that possible invasion or any warfare that we should be prepared of? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mabilis na ronda sa probinsya naman tayo, lalaki sa Basilan, sugatan. Matapos umanong makagat ng buhaya, agad dinala sa pagamutan ng biktima na nagtamo na mga sugat sa kanyang binti. Ayon sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Lantawan, matagal na raw may nakikitang buhaya sa mangrove area ng kanilang lugar. Mabuti na lamang at agad rumesponde ang mga residente na napatay ang buhaya para mailigtas ang biktima. Dahil naman sa masamang panahon, rumagasa ang tubig sa Nubataan, Davao de Oro. Pagupan ng baha, tumamban ang makapal na putik at mga bato na bumalot sa mga kalsada. Magdamag umanong naranasan doon ang malakas na buhos ng ulan dulot ng low pressure area. Bahay ng isang kapitan sa Sultan Kudarat, pinaulanan ng bala sa kuha ng CCTV. Kita ang pagdaan ng umunay riding in tandem na pinagbabaril ang paumakay ni Chairman Guiabera Dalinding ng Barangay Simuay. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam na rin ang pagkakakilala ng mga suspect. Tuloy ang mas pinaigting na seguridad at paghahalughog sa ilang lugar sa Negros Oriental para matuntun ang hindi bababa sa 4 suspect sa pamamaril kay Governor Roel de Gamo. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Sa estilo pa lang ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo, batid na raw ng mga tumutugis sa mga sangkot na hindi sila ordinaryong kriminal. Kaya hindi raw nagpapakakampante ang mga sundalo ng 11th Infantry Battalion na naghahanap sa kanila sa mga liblib at bulubunduking lugar ng probinsya. Mas doble ingat, sir, at kinakailangan natin ng mas makuha na pwersa, sir. Dahil sa nakita nating mga armas na, sir, tapos yung capability nila, sir, kuwante na marami talaga sila, sir. Talagang well-trained naman po talaga sila, sir. Araw-araw na rin may mga checkpoint sa mga bayan ng Bayawan, Santa Catalina, Dawin, Basay at Pamplona. Mga lugar kung saan may mga patayang inuugnay sa grupo. Pero 4 hanggang 5 pa rin ang hinahanap na sospek. Ang bahay ng gobernador sa bayan ng Pamplona kung saan naganap ang brutal na pagpaslang, sarado na sa publiko. Gayun din ang katabing mga restaurant at parking dating dinarayo dahil sa maaliwalas, natanawin at malamig na klima. Sa public viewing naman ng labi ng gobernador sa bayan ng Shiaton, personal na nakiramay sa pamilya de Gamo si Vice President Sara Duterte alauna ng hapon. Pasado alas 3 ng hapon naman ay inilipat ang labi sa bahay ng mga de Gamo sa Barangay Bunawon. Dito na ito mananatili hanggang sa kanyang libing sa Huwebes. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ika in a minute! Mabilis na chikihan tayo para updated sa showbiz happenings. Tuloy-tuloy ang pagpapakilig ng Barda tandem ni na Barbie Fortesa at David Licauco na featured sa music video ng The Way You Look At Me cover ng Pinoy pop band na Ben & Ben. This March na ang music video na may special participation pa ng original singer ng kanta na si Asia's romantic balladeer, Christian Bautista. All out din ang kilig na hatid ng first fanmate sa bansa ng Thai power couple na sina Mark Prin and Kimberly Ann Waldivas. Ramdam na ramdam nga raw ng dalawa ang Pinoy hospitality na sobra rin daw in-enjoy ang Pinoy food. Puno rin ng pagmamahal ang birthday celebration ng Lola ni Kapuso primetime queen Marian Rivera na si Lola Iska. Mas lalo pa yung naging extra special sa sweet birthday kiss from her grandchildren Zia and Sixto. Susunod! Namuong sama ng panahon sa bahagi ng Mindanao, saan-saan kaya magpapaulan?
kasunod ng trending pilot ng Hearts on Ice. Si Young Lim nagkwento sa skating tutorials with Olympian Michael Martinez. Tutok ang lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Mga kapuso, nga pala po si JC Reino. And iniimbitaan ko po kayo na mag-download at mag-stream ng bago ko pong kanta. Ito po ay ang idolo. Kasama ko po dito ang si Ninong Bingo and Tito Jimmy ng April Boys. Available na po ito sa iTunes, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Salamat sa pagmamahala. Kailan may hindi nyo iniwa. Only from GMA Music, the best of homegrown music. Buhay ang anak ko. Hindi ako dapat tumigil na hanapin siya. Please, umuwi ka na. Please, na-miss ka na namin, anak. Parang kilala ko talaga siya eh. Hindi kaya siya yung totoong nanay? Siya po ang inyong nawawalang anak. Simula na ng pinakamainit na banggaan sa pagiging anak na mas may karapatan. Before we jump into conclusion, we do a DNA test first. And the result is... Arabella, weekdays, 3:20 p.m. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episode streams every Thursday on major streaming platforms. Bato niya, parang ublong siya. Tapos, kapitan po ng alambre para po, mahigpit yung tali. Tapos, lagyan din ng tela para mukhang galamay po ng pugita po. Para po yung pugita po, sumusunod yan pag hinihila-hila mo yan dun silalim ng dagat po. Kaya po yun, kinakagat kasi, yung pugita kasi, may ano yan, dalawang mata yan, tapos yung mata niya, ganito yung forma ng mata niya. Tapos yung dito, banda dito sa ilalim ng mata niya, banda sa liig niya, may circle kasi yan, ang lingin sa ilalim niya. Yan, kinakagat ko yan kasi pag mapisa yon mawala na po ng lakas yung pugita po. Hindi na talaga yan kakapit kahit saan-saan. Iba na din yun ng kulay, biglang pumuti na po yan. Hindi naman po, delikado yung pagkagat ko po kasi po sa simula pa elementary po ako, tinuruan na po ako ng aking ama kung paano kaligtas. Ang iwasan lang po is yung ano niya po, yung bibig niya kasi may ngipin yun at saka yung ngipin niya medyo matalim talaga yun. Kailangan talaga na di talaga didikit sa balat mo para hindi ka makagat po. Yung kinikita ko po sa araw-araw po is minsan po abot po ng 800. Kapag wala ko masyadong huli, minsan po 400 lang, 300.
si regular ink po, mas dense yung composition niya. Unlike po ng UV tattoo ink, mas thinner po yung ink niya. Magkaiba po yung glow in the dark tsaka yung UV tattoos. Kasi po yung glow in the dark tattoo, pag patay nyo po ng ilaw, automatic yun, mag-glow siya. Yung UV tattoo po, kailangan natin ng black light para lang makita natin or ma-appreciate natin ang glow ng UV ink. Kada session kasi, nagde-depends yun sa kapagawa ng client kung gano'n siya kalaki. Yung mga minimalist ko, nagda-drop siya ng 1,000 per tattoo. Yun po ang mga minimum natin. Tinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete kaugnay sa malalaking proyektong pang-imprastruktura na malapit ng buksan. Inilatag din ng Pangulo ang nakikita raw niyang solusyon para hindi na mag-angkat ng isda ang bansa. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Hindi ko matanggap na ang Pilipinas na 7,000 ang island ay nag-i-import ng isda. Ang pagpapasigla ng fisheries sector ang isa sa tinalakay ng Pangulo at ilang mga miyembro ng kanyang gabinete. Malaking bilang daw ng mga huling isda sa ngayon, nabubulok lang at itinatapon dahil sa kakulangan ng mga pasilidad. Ang naging solusyon dyan ay maglagay ng cold storage facilities doon sa mga bagsakan ng isda para ma-preserve naman yung isda at hindi natin kailangan itapon ang maraming nasisira at napapanis na isda. Kung mahati lang natin o maibaba natin sa mga 8-10% ang ating spoilage doon sa ating nahuhuling isda, ay hindi na tayo kailangan mag-import. Kabilang pa sa mga planong inilatag ng Pangulo at ng BFAR, ang pagpapalago ng aquaculture sa pamamagitan ng paglalaan ng pondong pautang sa mga may-ari ng fish pond para lumaki ang kanilang produksyon. Hinahabol naman daw na mapasinayaan o di kayo masimulan ngayong taon ang ilang malalaking programang pang-imprastruktura. Ang iba, nais na raw maisama sa ulat ng Pangulo sa Bayan sa kanyang susunod na State of the Nation Address. Iniulat yan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Emmanuel Bonoan sa Pangulo kanina. Isa sa mga malapit na buksan, ang NLEX-SLEX Connector sa bahagi ng Caloocan at Espanya. We have informed the President that the first segment of this NLEX-SLEX Connector from Caloocan to Espanya will be ready for inauguration anytime soon. We target this hopefully before the start of the Holy Week. Abot din daw bago ang sona ng Pangulo sa Hunyo ang pagbubukas ng isa pang bahagi ng Cavite Laguna Expressway. Sa pagtatapos naman ng taong ito, masisimula na raw ang Bataan-Cavite Interlink Project, isang tulay na 32 kilometers ang haba na magkokonekta sa Cavite at Bataan. Sa pamagitan nito, magiging 2 oras na lang ang dating 5 oras sa biyahe mula Maynila hanggang Bataan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready dahil magpapatuloy ang pag-ulang dala ng low pressure area. Huli itong namataan, 370 kilometers, silangan ng Davao City. Mababa pa rin ang posibilidad nitong maging bagyo at posibleng humina rin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, magpapaulan pa rin yan sa bansa kasabay ng amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, halos maghapong maulan sa malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang halos buong Visayas. Posible ang matitinding ulan kaya maging I am ready po. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at ilang lugar sa Bicol Region. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan lalo po sa hapon. Samantala, bagamat papahina na, ramdam pa rin ang lamig ng amihan sa Luzon. Kaninang umaga nga, nakapagtala ng 11.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. 13 degrees Celsius naman sa Baguio City.
Malamig din kanina sa Tanay Rizal sa 17.7 degrees Celsius, habang 17.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes. Dahil din sa abihan, magiging maalon sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Ikinatuwa ng Public Attorney's Office ang hatol na guilty laban sa dating pulis kaluokan kaugnay ng pagpatay kina Carl Arnaiz at Kulot de Guzman noong 2017. Pinalabas noon na nanlaban sa mga pulis si Carl, kaya siya ay kabilang sa mga naging mukha ng extrajudicial killings. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. August 2017, nang patayin ng mga pulis ang dating UP student na si Carl Angelo Arnaiz, 19 anyos, dahil nakipagbarilan umano matapos daw mang-hold up ng taxi. Pero pinaghinalaang nakaposa siya ng barilin, base na rin sa mga galos at pasa at 5 tama ng bala sa dibdib. Nang sumunod na buwan, natagpuan namang patay sa isang creek sa Nueva Ecija ang 14 anyos na kaibigang si Reynaldo de Guzman alias Kulot. May 28 saksak, nakabalot ng tepang ulo at lapnos na. Matapos ang mahigit 5 taon, hinatulang guilty sa 2 counts ng murder si Jeffrey Sumbo Perez na naalis na sa pagkapulis. Binigyang bigat ng korte ang testimonya nang nakakitang hindi nang hold up si Arnaiz kundi sadyang binaril ng mga pulis. Inutusan din ng korte si Perez na magbayad ng 390,000 pesos na danyo sa pamilya ni Arnaiz at 300,000 pesos naman sa pamilya ni De Guzman. Hindi rin siya pwedeng mabigyan ng parol o kondisyonal na paglaya. Sinintensyahan si Perez ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Ang kapwa-akusado namang si dating SPO1 Ricky Espinosa Arquilita na matay sa sakit habang nakakulong. Ang hatol ikinatuwa ng Public Attorney's Office o PAO na tumayong abogado ni Arnaiz at ni Guzman. Matibay raw ang ebidensyang sadya at konektado ang pagpatay sa dalawa. May eyewitness tayo na tumugma ang kanyang recount at ang kanyang pag-testify doon sa ating forensic examination na sinagawa ni Dr. Erwin Erpe. Kaya diyan po tatanda na sa kulungan itong si Jeffrey Perez na dalawa po ang biktima. At 2 counts of murder ang hinaharap niya at meron pa siyang isa, yung planting of evidence. Mahalaga raw ang paggawad ng parusa sa mga sangkot para hindi mapamarisan at para maipakita raw sa International Criminal Court o ICC na gumagana umano ang justice system sa bansa. Nagpapatuloy kasi ang investigasyon ng ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Stand namin ay operational ang ating legal system. So, operational lahat, kaya hindi naman sinasanto ng buong gobyerno kung sino man ang pulis na magmamalabis. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. At tutukan, exclusive! Lalaki natagpo ang patay at nakaposas sa isang bakanteng lote sa Cavite, ninakawan din umano? Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Pick to win sa Love Is Us Always and Forever promo. Download the GMA mobile app and register your details. Watch GMA shows and wait for the Love Is Us Always and Forever Pick to Win promo signal and submit your entry. Go to gmanetwork.com/loveisuspromo for more details. Lola! Lola! Oh, bakit? Nakita ko na naman si Erdogan sa dreams ko. Ang nakilala natin bilang alama. Haraldua, sa may ilahod ng banwa ng Kailukari, may mga dayuhang mangangayaw. Kami na ng kinalakyan ng bahay. Ngayon magre-reyna sa mythical mega-serye ng taon. Sanya Lopez is Hara Urduha. Nang 7 years, pinanday ang mga ito sa kalinisang puri ng ating mga lipi. The fierce and legendary warrior queen. Laban, Tawanizi! Manalihim ni Urduha, weeknights, 8 p.m.
May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kaus? Double murder ang kasong pinasasampa laban kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag kaugnay sa Lapid Palanya Slay case. May sapat na ebidensya raw kasing nakita ang Justice Department para masabing siya ang utak sa pagpatay. Tinutukan niya ni Salima Refran. Limang buwan matapos patayin ang broadcaster na si Percy Lapid at ang umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya, pinakakasuhan na kaugnay niyan si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Nakitaan kasi ng Justice Department ang probable cause ang mga reklamo laban kay Bantag at sa nag-awal ng Bucor Security Officer na si Ricardo Zulueta. Pinakakasuhan na ang dalawa ng murder by inducement. By inducement, suhol, binuyo at sinuhulan na gumawa ng krimen. Binuyo at sinuhulan, nag-alok ng pera para gumawa ng trabaho, trabahong masama ang mga salarin na pumatay sa mga tao. Pinakakasuhan naman ng murder by direct participation ang nagpakilalang gunman sa pagpatay na si Joel Escorial na kinontrata raw ni Villamor Palanya mula sa Bilibid para itumba ang broadcaster. Murder for indispensable cooperation naman ay ikakaso sa isa pang middleman na si Christopher Bakoto at apat na preso para sa paghahanda at koordinasyon sa pagpatay kay Lapid. Para sa pagpatay naman sa middleman na si Villamor Palanya sa pamamagitan ng pagsaklob ng plastic sa ulo, pinakakasuhan ulit ng murder by inducement sina Bantag at Zulueta, gayon din ang mga presong sina Alvin Labra at Aldrin Galicia. Murder by direct participation naman ang kasong isasampa sa anim na presong pumatay kay Villamor Palanya. We waited 5 months, I told you, for this to be decided properly. And it's a case build-up. It's how justice should be served. It should be served in a logical manner. This is the evidence. Just follow the evidence. I think that if there is a resolution for the filing of a case, it's because the panel of prosecutors have evaluated the evidence and they believe it to be sufficient to convict a person charged with the crimes. Isasampa ang mga kaso sa Las Piñas RTC, lungsod kung saan pinagbabaril si Lapid, at Muntinlupa RTC, lungsod kung saan pinatay si Villamor Palanya sa Bilibid. Ikinatuwa naman ang pamilya mabasa ang resolusyon ng Panel of Prosecutors. Hopefully the wheel of justice will already start to turn. We will expect some delay tactics pa rin dyan. Baka pwede pa nilang motion for reconsideration. Habang ang kampo ni Bantag maghahain daw ng mga pleading matapos mabasa ang resolusyon ng Panel of Prosecutors. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Zulueta at iba pang akusado, pero wala pa silang mga sagot sa aming mga text na tawag. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, nakatutok 24 oras. Patong-patong na reklamo ang kakarapin ni Congressman Arnolfo Teves Jr. dahil sa mga armas na nasabat sa kanyang mga bahay. Pero hindi pa rin matiyak kung kailan siya magbabalik bansa, lalo't nangangamba raw siya sa kanyang kaligtasan. Iyan naman ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman. Ganito karami ang mga baril at iba pang armas na nakuha sa isa sa mga bahay ng mga Teves sa Negros Oriental sa raid ng pulisya noong Biyernes. Dahil dyan, reklamong illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession of explosives ang inihain laban kay Congressman Arnolfo Teves Jr. Dahil may mga na-recover po ng mga loose firearms and explosives doon po mismo sa bahay po nila. Ang sabi ng PNP, hindi lang si Teves ang kailangan managot sa mga baril, bala at granada na nakita sa mga bahay ni Teves, kundi pati ang kanyang mga anak na sina Kurt Matthew at Axel, nakasama sa respondent sa search warrant. Matapos po nila yung documentation today, I understand po ay they are ready to file the necessary cases po against kay Congressman Teves at dalawa po niyang anak. They were not there at the time of the implementation of the search warrants. So, sila ay at large, considered as at large. Hindi masabi ng abogado ni Congressman Teves kung nasaan na ang kongresista sa ngayon matapos ang medical leave sa Kongreso. Hindi nga raw ito makabalik dahil sa banta sa buhay niya at pamilya. Kailangan raw nilang makasiguro muna sa kaligtasan ng kongresista. Ang pumipigil lamang kasi sa kanya, yun nga pong intel na may banta sa kanyang kaligtasan, pati na sa kanyang
mga pamilya. Kaligtasan nga raw niya at pamilya niya ang dahilan, sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi sa kanya ni Congressman Teves na makausap kagabi, kaya di makabalik. Hindi tinukoy kung nasaan ngayon si Teves. Kaya inutusan na raw ni Romualdez ang House Sergeant at Arms para makipag-ugnayan sa law enforcement agencies at maghanda ng kaukulang seguridad para kay Teves. Pero inulit ni Romualdez na kailangan bumalik ni Teves dahil wala na daw siyang authority to travel sa labas ng bansa at gusto rin nilang marinig sa Kongreso ang kanyang panig. Ang PNP nag-alok ng seguridad para sa kanya at kanyang pamilya. The PNP is willing and ready to provide him security, pati yung kanyang pamilya. Dumulog naman sa Commission on Human Rights ang kapatid ni Hannah Mae Oray na si Hazel. Nakasama na na-inquest noong Linggo dahil sa raid sa bahay ng mga Teves. Si Hannah Mae ay sinasabing staff ni Congressman Teves. Reklamo raw ni Hannah Mae na nasa kustudiya ng PNP ngayon, nilabag daw ng PNP ang karapatang pantao niya. Yung kung pag-raid nila sa bahay namin is parang hindi na rin ho tama dahil yung search warrant nila po is nakapangalan lamang sa alias Hannah Mae. Pinagbigyan naman ng Korte Suprema ang kahilingan ng DOJ na mailipat sa Regional Trial Court sa Manila ang mga kasong may kinalaman sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Isa si Teves sa mga iniimbestigahan kaugnay sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Tutukan, mga kapuso, para saan nga ba ang mga tinik-tinik ng mga hedgehog? Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 Oras. Love is an act of bravery. Nagpapakatapang ka, nabuksan rin ang puso mo para sa iba. What if you can change that one day in your life? Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana maging masaya na lang si Joyce. GMA Public Affairs and View Philippines proudly present Ruru Madrid and Bianca O'Malley in a story that will rewrite how we imagine love and how we fight to own our lives. The Right One premieres March 20 sa Apat na Channel. Stream advanced episodes on View starting March 18. Welcome to Mission of Duha. Binuo ng gobyerno para hanapin lahat ng nawawalang hiyas ni Urduha. Dalawang itinakda. Kapag napunta to sa mga maling kamay, it will cause mass destruction. Lieutenant Davino, in hot pursuit of suspects. Requesting immediate backup. Over. Isang mission. The creation of the Seven Jewels grants its owner the chance to wish for one's heart's desire. Are you up for this once in a lifetime? Awesome adventure! Yes, sir! Kylie Padilla, Gabby Garcia, at Sonia Lopez. Hatid ang non-stop adventure sa mythical primetime mega serye ng taon. Ang Anlihim ni Urduha. Weeknights, 8 p.m.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Muli na naman pinatunayan ng Mindanao kung gaano kayaman ang kanilang mga kagubatan. Sa Davao Region kasi, dalawang bagong species ng hedgehog ang nadiskubre. Habang sa Dinagat Islands naman, isang nesting site ng Mindanao Trishu ang muling natuklasan. Sila ngayon ang nauusong pet. Para sila mga hamster, pero ang kanilang balat may mga tinik-tinik, mga hedgehogs. Kuya Kim, bakit may mga tinik-tinik ang balat ng hedgehog? Kuya Kim, ano na? Quills ang tawag sa mga tinik o spikes na nasa likod ng mga hedgehogs. Kapag sila ay natitreaten, ginagamit nila ang mga ito bilang defense mechanism. Pero alam niyo ba na mayroon dalawang bagong species ng hedgehog ang nadiskubre kabakailan sa Pilipinas? Ang Podogymnura intermedia ay tanging sa Mount Hamigitan sa Davao Oriental at Mount Kapalili sa Davao de Oro lamang makikita. Habang sa Mount Kitanglan naman sa Bukidnon, nadiskubre ang Podogymnura minima. Ang mammalogist na si Dr. Heaney, kabilang sa grupo ng mga eksperto na nakadiskubre sa naturang species ng hedgehogs. They're hedgehogs, but they don't have spines, they have soft fur. And they're 10 to 12 centimeters long, kind of a short tail. They're not rodents, they're very distantly related to rodents. Samantala sa Dinagat Islands, dalawang Pilipinong biologist ang nakadiscover at napag-aralan sa unang pagkakataon ang nesting site ng napakailap na Mindanao Tree Shrew. Mahigit 7 dekada mula nang una itong nadiscover noong dekada 50. Yung Mindanao Tree Shrew po, hindi siya new to science. May published account na po nito. And yun po yung drainage namin na gaps dito sa bagong study namin. We found out po na yung mga Mindanao creatures natin are dependent sa mga existing forest structure like tree cavities, tree holes, mga fallen logs. Ginagamit nila for nesting. Dalawa lang po talaga yung anak na kaya nila ma-produce. Ang mga Mindanao tree shrew, endemic o sa Pilipinas lamang makikita. Pareho ang behavior ng mga ito sa chipmunks. Diurnal din ang mga ito. Ibig sabihin, aktibo sila sa umaga kesa sa gabi. They are very secretive. It's very difficult to look for Mindanao tree shrews unless we trap them for study purposes. We really encourage yung mga field workers and young scientists to explore our environment or forest so that we can have more information about our poorly known and studied Philippine endemic species. Marami pa kang hayop sa ating kagubatan na hindi tayo ganun kapamilyar. E alam niyo ba kung ano ang di o manulubilipad na mammal na ito na makikita rin sa Mindanao? Ito ang Cynocephalus volans o Philippine flying lemur, mas kilala sa mga probinsya bilang kagwang. Tinatawag mang flying lemurs pero ang mga kagwang walang kakayahang lumipad. Sa halip, sila ay nagka-glide mula sa mga puno. Meron silang kung tawagin ay patagium o web-like membrane na kumukonekta sa kanilang limbs na siyang ginagamit nila sa pag-glide. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Patay at nakaposas ng natagpuan ng isang lalaking napaulat na nawawala sa Cavite nito lamang Biyernes. Wala na ang kanyang relong nasa kalahating milyong piso ang alaga. At isa sa mga sangkutumano, retiradong pulis. Narito ang aking pagtutok. Exclusive! Nakatawag pa raw sa telepono bago nawala nitong Biyernes ng gabi, March 10, ang 26 anyos na si Ralph Matthew Peredo. Ang huling kausap ng biktima natin bago siya nawala, no? Nung Friday, or less 10 p.m., ay yung kanyang ka-live-in partner. Kinabukasan, March 11, natagpo ang patay si Ralph Matthew sa isang bakanting lote sa Alfonso, Cavite. Suspected gunshot wound sa kanyang ulo. Base po sa pag-iimbestiga ng ating SOCO, may na-recovered po na one special ng 9mm. Ang isang kahinahinala dito, na nakaposas siya. Nakaposas. Ang kanyang sasakyan na-recover sa Aguinaldo Highway sa bayan naman ng Silang. Meron siyang bakas ng dugo sa gulong. Nag-backtrack ang Alfonso Police sa mga karating na lugar at nakuha nila ang CCTV video na ito, nakuha noong hating gabi ng Biyernes. Kita ang kotse ni Ralph Matthew na lumalabas mula sa isang transient house. May 7 kilometro ang layo kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Agad na pinostika ng mga pulis ang lokasyon at pagputok ng liwanag. Naaresto ang isang lalaking lumabas sa transient house. Kasama ang pamilya, no? Na nag-abang doon sa tinuturong naging safe house ng ating mga suspect, no? May lumabas na isang lalaki, no? Na hawak-hawak, no? Hawak-hawak ang isang bag na kinilala na kapatid na bag ng kanyang kapatid, yung namatay. Maliban sa sling bag ng biktima,
hindi na na-recover ang pera't iba pa niyang kagamitan. Kaya sa anggulong robbery, nakasentro ngayon ang pagsisiyasat. Dahil base sa testimonya ng kapatid, merong alahas ang biktima, no? May kwintas at trilo, no? More or less nagkakahalaga ng 400,000 na hindi na natin na-recover doon sa kadaver at saka sasakyan ng biktima. Kinasuhan na ng murder ang inarestong lalaki mula sa Transient House na si L. John Samano. Sa korte ko na lang po yung sasabihin ko lahat. Bakit naman? Kasi meron po akong abogado, baka katulungan niya rin po ako. Pwede po siyang tumayong testigo, nakita niya, no, kung paano dinalaron yung ating biktima bago namatay. Nakita niya rin itong mga tao kung sino nagdala. Bukod kay Samano, may tatlong tao pa raw na pinaghahanap ang pulisya. Kabilang ang isang retiradong pulis na nakita raw ni Samano na dumating sa Transient House kasama ang biktimang nakaposas na. Nanawagan din ang pulisya sa live-in partner ng biktima dahil hindi raw ito nakikipag-ugnayan sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Isiniwalat ng isang impormanteng humarap sa pagdinig ng kamera na may mga operatiba ng gobyerno ang mismong nagbibigay sa kanya ng recycled na droga. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Pero. Kailan lang na makumpiska sa raid sa mismong Pideya Southern District Office ang 9 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na binibenta umano o nire-recycle. Ang ganyang gawain, nangyayari raw sa iba't ibang law enforcement agencies. Ayon sa impormanteng humarap sa pagdinig ng kamera na sarado sa publiko, mga operatiba raw mismo ng gobyerno ang nagbibigay sa kanya ng recycled drugs. They call it basura eh. Binibigyan ng shabu o ng evidence, part of the evidence, for the assets to sell it to the streets. No? At kapag naging cash na ito, na-convert na into cash, binabalik ito doon sa mga operatives. Doon siya magkakaroon ng porsyento. Ayon naman sa PIDEA, may mga impormanteng humihingi sa kanya ng cut sa masasabat na droga na bunga ng kanilang tip. Tinatanggihan daw niya ito dahil pabuya lang ang pwedeng ibigay ayon sa batas. Sabi nila, yun sir ang kalakaran, pati sa kabila. They mentioned the PNP. It is not the policy of the PNP to recycle drugs in any illegal drug operations. Bagamat walang pulisiya, may pagkakataong may ebidensyang droga na hindi raw sinasama sa inventaryo ng PNP tulad noong nakaraang Oktubre. 990 kilos ng shabu raw ang opisyal na nakalistang ebidensya, pero may 42 kilos ng shabu na ipinuslit ng ilang pulis. Maliwanag na merong recycling na nangyayari. It's highly possible, sir. There's a possibility, Your Honor. May halos 2,000 namang pulis na nasampahan ng kasong administratibo dahil sangkot sa mga kasong konektado sa droga, pero mahigit kalahati ang napawalang sala. Hiwalay pa ang paghahain ng mga kasong kriminal. Kasama sa mga amendments sa batas na balak ipanukala ng komite ay ang paglalagay ng limit sa perang pabuya sa mga asset, paggamit ng body cam sa lahat ng drug operations sa trade at pagbabawal sa pagre-recycle ng mga nasasabat na droga. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang usap-usapang pagbibitiw niya sa pwesto. Sa isang text message, sinabi ni Bersamin na hindi totoo ang usapin na tinawag niyang black propaganda. Nauna na ring pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang issue. At nang tanungin naman si Bersamin kung may mga opisyal sa Office of the Executive Secretary na magbibitiw sa pwesto, sinabi niyang magkakaroon pero wala pa raw na naipa-file sa ngayon. Hindi na rin niya idinetalye kung magkakaroon ng pagbabago sa loob ng Office of the Executive Secretary. At huwag palang pasin, ang comeback victory ng Letran Squires laban sa LaSalle Green Hills Greenies sa NCAA Season 98 Juniors Basketball. Dito lang yan sa 24 Oras.
Congratulations to all our award-winning Sparkle stars. Barbie Forteza, winner of the Best Drama Actress Award. Andrea Torres, winner of the Best Actress in a Supporting Role Award. David Licauco, winner of the Best Actor in a Supporting Role Award. Martin Avier, winner of the Best TV Sports Program Host at the Platinum Stallion National Media Awards. Jeric Gonzalez, Joaquin Dubagoso, recipients for the NCCA Ani ng Dagal Award. Sofia Pablo, Alan Ensai, winners of the Most Promising Love Team of the Year Award. D.A. Guzman, winner of the Best Supporting Actor Award. Keep up the amazing work! How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. Never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Product. Like kunwari yung payong. Siyempre pag payong maaraw tapos mahangin. Siyempre pag ganun po, kailangan ipakita natin kung makapal talaga siya. Ipapakita natin yan sa review. Kung makapal, siyempre lalagyan natin ng ilaw-ilaw, ganun-ganun. Tapos yung sa ano, hangin naman, kaya ginaganyan ko po yung payong kasi para mapakita ko po sa viewers or mga customers na matibay po talaga siya, na hindi siya hangin, hindi agad siya masisira. Sisi ko talaga yung binibili ko sa online. Kung quality check ba or maganda talaga siya na pwede siyang ibenta. Kapag ganun po masya sa akin, ibibenta ko siya. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Thank you.
ito yung resort, gawa siya sa container van. Yung mga container vans na to, itatapon to or isusunugin. So, syempre, di ba? Parang yung usok sa environment. Hindi siya okay. Sinimula na rin sa Senado ang investigasyon sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro na nagdulot ng oil spill sa probinsya at ilang kalapit baybayin. Isa sa mga lumutang ang kawalan daw ng permiso ng naturang barko na maglayag. Nakatutok si Ian Cruz. Wala pa mang nakikitang bakas ng oil spill sa baybayang sakop ng top tourist destination ng bansa na Boracay Island. Patuloy sa aerial inspection ang pamunuan ng Malayaklan. Paniniguro raw nila ito lalo't umabot na ang oil spill sa Nagubat Island, sa Caluya at sa Mirara Island na sakop ng kalapit na probinsya ng Antique. Sa Senado, sinimula na ang investigasyon sa paglubog ng motor tanker Princess Empress noong February 28. Dito, lumabas na wala umano itong permisong maglayag dahil hindi kasama sa Certificate of Public Convenience o CPC na inisyo sa RDC Reeled Marine Services, ang kumpanyang nagmamay-ari sa lumubog na tanker. Ang CPC ang otorisasyon na ini-issue ng Maritime Industry Authority o Marina para makapaglayag ang isang vessel. They don't have permit to operate, Madam Chair? We asked the Marina and the Coast Guard. They don't have permit to operate. Tinanong naman ang Philippine Coast Guard kung bakit nakapaglayag ang tanker nang wala naman palang CPC. Sabi niyo may sumampa, di po ba? So sa pagsampa doon ng mga personnel ninyo sa barko, ano-ano po yung mga tinatanong nyo doon? Ano-ano mga dokumentong hinahanap nyo? Wala po, check sir, yung Certificate of Public Convenience. So dapat, yung mga nag-check nyan, kasuhan at makulong dahil sa kapabayaan, dereliction of duty. Di ba? At pati po yung mga supervisor nyan, kasuhan din. Lumabas naman na 2022 lamang inilunsad ang bagong gawa at bagong bining motor tanker Princess Empress. Nobyembre 2022 daw nag-apply ang kumpanya sa Marina na maamyendahan ng kanilang CPC para maisama ang tanker. Ilang beses na naglayag ito na wala pang CPC? Your Honor, that was the ninth voyage po. From whatever area it left port, the Coast Guard was supposed to inspect it and the Coast Guard saw that there was no amended CPC yet covering this vessel. Masama naman ang loob ng alkalde ng Pola Oriental Mindoro sa pamunuan ng RDC dahil wala raw malinaw na plano para sa kanila mula ng lumubog ng tanker malapit sa isla ng Mindoro. Your Honor, we sent my sister-in-law to meet with Mayor Cruz. I think it was last week and we specifically asked what they needed. The mayor that time, ang sabi po sa akin is hindi po nila kailang or ayaw po nila tumanggap ng tulong mula sa amin. Spill bomb nga lang nung una hiningi ko sa kanila. Never silang nag-reply sa amin. Pinapatayan kami ng phone. Ayon naman sa DNR, base sa sample na nakuha nila, posibleng pati ang cargo na industrial fuel oil tumatagas na. The estimation is that the cargo is already spilling. So it's not just the initial sheens po where the fuel of the ship, but the quality of what we see on shore is also an indication of the cargo actually already spilling. Mungkahi ng mga senador kay Pangulong Marcos, magtalaga na ng opisyal na mamumuno sa oil spill response. Kasi ang daming agency involved, there should be an officer in charge para may direction. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sobray pa rin yan, ipinakita ni Philippine Coast Guard spokesperson Armando Balilo sa GMA Integrated News ang naamyendahang Certificate of Public Convenience ng may-ari ng barko. Dito nakasaad, nakasama na ang naturang oil tanker sa fleet ng RDC Reeled Marine Services Incorporated. Taliwas ito sa lumabas sa pagdinig ng Senado na wala pang CPC ang MT Princess Empress. Ang CPC ay otorisasyon mula sa Maritime Industry Authority o Marina para makapaglayag ang isang sasakyang pandagat. Chika in a minute! Mabilis na chikahan ulit tayo para updated sa showbiz happenings. Another historical achievement na naman ang nakamit ng global superstars na BTS.
Binasag lang naman kasi nila ang sarili nilang record sa Guinness bilang most streamed male group sa streaming platform na Spotify. As of March 3, meron na silang 31.96 billion streams, doble ng record nila last year. The right time for reunion, ganyan naman ang turing ni Kapuso drama king Dennis Trillo sa pagbabalik-tambala nila ni Bea Alonzo sa upcoming series na Love Before Sunrise. Sa kanyang interview sa GMA Regional TV Biz Talk, sinabi ni Dennis na masaya siyang makatrabaho si Bea baon ng kani-kanilang experience 20 years after ng kanilang huling project together. Sinipresa naman ng ilan sa cast ng mga lihim ni Orduha ang kanilang mga fans sa Manila Ocean Park. Present si Dayang Salaknib, Rochelle Pangilinan, na nagpakitang gilas pa sa pagsayaw. Nakisaya din sina Kylie Padilla at Jerry Gonzalez. Up next, mga bida ng Hearts on Ice, kilig to the bone sa suporta ng mga manonood sa kanilang pilot episode. Si Ashley, napa-throwback pa, saan kaya? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Horas. Pagdating na nando si Anyos, doon na ako pumasok sa mga sindikato. Sari-sari pong kasalanan ang natutunan ko. Hindi ko nagustuhan yung sana ng stepfather ko eh. Lagi ako sinasaktan, lagi akong pinag-iinitan. Doon na ako nag-isip mag-less. Sa akin, kumita ako ng pera para makakain ako eh. Hindi ko iniisip kung mapapahamak ba ako, hindi. Nasakote po ako ng NBI sa tundo, sa sasalang pagpatay po yun. Nakaipon po ako ng 83,000 sa loob ng 10 years. Dahil nagtrabaho po ako sa gawa ng bayong. Kaya ako, inisip ko agad, mahirap sa loob, hindi na ako babalik. Nagtataka sila, ba't murat? Hindi ko po iniisip na kumita ako ng malaki. Sa isang hotdog, siguro meron na akong 5 piso, masaya na ako rin. Mga nanguhuli saan dati, ma'am. Kahit nung araw pa po yung mga naging arresting ko, ngayon suki ko na po. Kaya po nung natutunan ko sa buhay. Lagi po nilang itry yung pagbabago dahil hindi naman po nilang makukuha sa iba yun eh. Sa sarili po nila yun eh.
Our process pipeline involves quite a bit of artificial intelligence process, which involves deep learning and some of the traditional statistical artificial intelligence algorithms. So the quality of our scan is as good as the Hollywood-style devices. Goals are to be able to go beyond just the face to the whole human body and create a full realistic avatar. And once that happens, then maybe you're looking at the entire fashion industry or the clothing that you might want to try out in a virtual space. Wagi ang Letran Squires kontra LaSalle Green Hills Greenies sa Game 1 ng NCAA Season 98 Juniors Basketball Finals. Pero ang kanilang comeback victory, umpisa pa lang ng mainit na best of three series. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Matagal-tagal na pala walang NCAA Juniors. No? Game 1 pa lang, damang-dama na ang dibdibang labanan sa hardcourt para sa inaasam na kampyonato sa NCAA Season 98 Juniors Basketball Finals. Sa laro kahapon sa San Andres Sports Complex sa Maynila, kitang-kita ang determinasyong manalo ng Letran Squires at LaSalle Green Hills Greenies. Sa early game, nagpamalas agad ng bagsik ang College of St. Benilde LaSalle Green Hills na lumamang ng 12 puntos. Di naman nagpadaig ang pusong ariba ng Kolehiyo San Juan de Letran na nakahabol at nag-uwi ng Game 1 sa score ng 85-81. Para sa coach ng Letran Squires, may isang bagay raw na gusto niyang pagtuunan ng kanyang team sa susunod pang laban. Hindi perfect yung game, but gusto ko rin makorek yung mga decision making nila, especially on the latter part. That's why medyo hindi ako komportable dun sa tapos ng game kasi hindi talaga sila ganun mag-desisyon sa pagkakakilala ko sa kanila. Para naman sa LaSalle Green Hills, di pa tapos ang laban sa best of three finals. That's what happened in the elimination round sa amin against Letran. We became impatient in the latter part. Eksaktong-eksakto nangyari dito, end of the ball game, hindi kami nakatapos because lumihis kami sa game plan. Gayunman, eyes on the prize pa rin daw ang Greenies na huling nakapasok sa finals noon pang 2018. Sabi ko sa kanila, bakit malungkot kayo? Sabi ko, tapos na ba to? Sabi nila, hindi pa coach, hindi pa. Huwag kayong malungkot dyan. Sabi ko... Ang Squires naman, na noong 2009 pa huling nakapag-finals. Ginto ang target makalipas ang halos 14 na taon. Kailangan dumoble effort pa, dumoble kayod pa yung mga bata. You know, talagang pagkagusto talaga nila makuha tong second game or game 2 na to eh, they need to give their best. Huwag sila magre-reserva. Bigay na nila lahat. Ang game 2 ng NCAA Season 98 Juniors Basketball Finals mapapanood sa darating na Webes, Marso 16, alas 2:30 ng hapon. Live yung mapapanood sa GTV at via live stream sa NCAA Philippines sa GMA Sports Facebook, YouTube at Twitter pages. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad Agudutok, 24 oras. Tiniyak ng Bankers Association of the Philippines na hindi maapektuhan ng Pilipinas ng pag-collapse ng Silicon Valley Bank sa Amerika. Diversify daw o nasa magkakahiwalay na sektor ang mga pinaglalagakan ng mga deposito ng mga bangko sa bansa. Kaya liquid ito at kayang magbalik ng pera sa mga kliyente kung kinakailangan.
Mataas din daw ang nakakamit na capital at liquidity ratios ng mga bangko sa bansa, lalampas pa raw sa mga requirement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong nakaraang linggo lang nang mapaulat ang shutdown ng Silicon Valley Bank sa Amerika, matapos siyang malugi ng halos 2 bilyong piso dahil sa bentahan ng securities. Trending at talaga namang tinutukan ang pilot episode ng ice skating series na Hearts on Ice. Pero watch out for more ice skating scenes, lalo't kabilang sa nagturo sa isa sa mga bida, ang Olympian na si Michael Martinez. Makichika kay Lars Santiago. Paiba-iba man ang tugtog, kaano man kahirap itong sabayan. Panalo sa ratings. Para sa taong itinadhana para sa atin. At certified trending ang world premiere ng first ever ice skating serye sa Philippine TV na Hearts on Ice. Umani ng papuri mula sa mga netizen ang kakaibang kwento at look ng serye na malapelikula raw ang dating. Ako si Pongay. Pero hindi lang ang milyon-milyong kapuso ang nag-abang sa pagsisimula ng kwento ni Pongay. Kundi pati na rin ang cast at crew ng serye sa pangunguna ni na Ashley Ortega at Sian Lim. Kinakabahan po ako kasi syempre first time lang din. Tano pa yung parang matagal ko nang hinihintay and it's finally happening. No, we're very excited kasi we can feel na lahat ng pagod, lahat ng puyat. Nandito na yung mapapanood na namin yung mga twists and turns ng story. Parang bawat character aabangan. Sa kanyang pagbabalik skating rink, napa-throwback din si Ashley sa kanyang figure skating era. Yung mga coaches ko na simula bata ako na nagtuturo pa rin sa skating rink, they're all excited. Actually, the whole skating community, finally, mabibigyan ng pansin ng mga tao how beautiful our sport is, how difficult it is to train. Nakasama rin ni Ashley ang kanyang kaibigang Asian figure skating champion at 2-time Olympian na si Michael Martinez. Never in a million years ko may isip na sa showbiz magkaka-work kami as figure skaters din. So talagang siguro meant to be ba or what, but everything is just worth it. When I saw him sa ice, sabi ko, wow, there's an Olympian here. He was really open to teaching, giving his tips na parang, okay, it's more, siyan, it's use the legs more. Nakakatuwa lang. Trained because, by an Olympian. Yes, you know. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. At yun ang mga chiko ko this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangil. At ako naman si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.